Kaibigan, kilala nyo ba yung sikat na actor na si Rico Yan? I think baka before your time to, bago pa kayo pinanganak. Pero sikat na sikat siya noon. Meron siya mga sikat na movie. Ito nga, Got to Believe with Claudine Barreto. Yan. So, napaka magaling siya. Kaya lang, ang problema, nagkaroon siya ng sakit. At very early age, 27 years old siya pumanaw, at talagang big news to noon. Ang nangyari sa kanya, it's acute hemorrhagic pancreatitis. So ano ang acute hemorrhagic pancreatitis? Ito po ay isang sakit na nasisira yung lapay natin. Actually, minsan tawag nila dito bangungot. Okay? Ang bangungot kasi ngayon, hindi talaga malinaw ano yung bangungot. Pero basically, yung bangungot kasi pwedeng heart attack from Brugada syndrome or pwede rin acute pancreatitis. So ito po, ang trabaho ng pancreas natin, gumagawa siya ng insulin, tsaka yung pancreas naglalabas siya ng mga enzymes para pag kumain tayo, tinutunaw niya yung kinain natin. Ang problema sa acute pancreatitis, yung enzymes hindi lumalabas. Sarili niya, tinutunaw niya. Yan ang nangyayari. Opo. Ano pinaka-cause? Okay, maraming cause yung minsan wala namang alam. Hindi natin alam bakit nagkaka-acute pancreatitis. Pero ang top 2 causes is number 1, gallbladder stone. Pwede kang may bato sa gallbladder, tapos napunta doon sa bile duct, nabara. Pati yung sa pancreatic duct, nabara. So that's number 1 cause. Number 2 cause is nasobrahan ng alak. So baka walang laman ng tiyan, heavy alcoholic. Siguro 4 na shots o 4 drinks in a day, sabi nila heavy. Pero hindi natin alam kung ano naging cause kay Rico yan. So ano yung sintomas? Ito po, masakit talaga ang tiyan nito pag acute pancreatitis. Sobrang sakit dito sa sikmura at bukod dito, tumutugon sa likod. Tumutugon sa likod. Pwede nasusuka, nagtatae, nilalagna, talagang malala siya. Malala itong acute pancreatitis. Kaya yung iba nga, bigla nga namamatay sa pagtulog lang. Tapos ang acute pancreatitis, minsan nagkakaroon ng bleeding, na pagdurugo. So pagdurugo, titingnan nyo to, pag nagdugo dito sa may gitna, sa puso, Kallen sign yan. Parang pasa, grayish. Pero pag nagdugo dito sa tabi, Turner sign yan. Sa blood test, ganito po pag-check ng doktor, sine-check ang serum amylase, serum lipase. Pag mataas ang level more than 3 times, alam po yan ng mga doctors, pancreatitis yun. Okay? So, serious to. Ang cause is gallbladder stone, heavy alcoholic, pwede may mga sakit. Tapos, ito po, smoker, pwede rin, high risk. May diabetes, pwede rin yun. Obesity, higher risk ka rin. Ano complication? Ito nga po, sa serious siya, pwedeng makamatay. Other complications, pwedeng kidney failure, pwedeng hirap huminga, breathing problem, bumababa yung oxygen. Marami pa, infection, meron pang pancreatic cancer in the long term. So marami siyang complication. Ano ang gamutan? Since ang problema natin sa pancreas, labas siya ng labas ng enzyme, imbis na tunawin niya yung kinain mo, sarili niya natutunaw niya. Kaya ang gagawin natin, i-re-rest ang tiyan. Papahingahin. Mga 3 days to, walang pagkain sa bibig. So, paano mabubuhay yung tao? Suwero. So, suwero na may tubig ibibigay, suwero pati pagkain sa suwero din. Tapos, rest muna yung tiyan. NPO siya, bibigyan lang ng pain reliever para makapahinga. So, pag naka-rest na yung pancreas ng mga 2-3 days, hopefully, unti-unti, kakain ulit dahan-dahan. Oras na nagkaroon ng komplikasyon, medyo serious po to, high mortality rate pag may complication at dinadala pa sa ICU. Kaya mahirap po siyang gamutin. So, pakita natin, Doc Lisa, ano ang prevention tips natin? O, ito po, para makaiwas tayo. Sabihin, bawas alak, number one. Ito yung mga pagkain okay, mas kakainin natin. Low-fat diet, fruit, vegetables, ayan. Dito, mga simpleng pagkain, 5 small meals in a day. Ito yung mga bawal, okay? Lalo na kung may prone ka, magkaroon ng pancreatitis. Prito, fatty foods, poultry, ng balat, ng manok, alcohol, high-fat, dairy milk. Yan po.
So dito sa kaliwa, mga recommended foods natin, prutas, gulay, pwede yan, simpleng tinapay, simpleng isda. Tapos ganito yung pagluto ah, boiled, steamed, tsaka medyo durog, mas malambot yung pagkain, mas okay. Mas mabilis matunaw. Ayaw natin masyadong deep fried, yan, ang mamantika, eh, sasakit yan nyo. Masyadong grilled, o yan, o roasted, o fried. Masyadong matataba, ayaw natin. Ito, mga pizza, very salty, mayonnaise, soft drinks, maraming kape, alak, yan talaga iniiwasan natin. So, para sa atin po, merong mga ganitong condition. Actually, marami na ako nakikitang cases ng acute pancreatitis. Yung iba serious, yung iba hindi serious, nilalagyan pa sila ng NGT. Pero yung ganitong nangyari na acute hemorrhagic pancreatitis, ibig sabihin dumugo pa sa batang edad, nangyayari, kaya nga lagi tayong mag-iingat. Sana po natuto tayo dito po sa video natin. God bless.